Annalyn, sorry nga pala na sinabi ko kay Zoe kung nasan ka. Naawa lang talaga ako sa kanya eh. Eh kasi dapat hindi mo sinabi kay Zoe. Eh nung nasa US nga sila ni Doc Annalyn, di ba pinapahabol siya kay Doc RJ? Alam ko. Kasama niya ako dun eh. Alam niyo, okay lang yun. Kasi may karapatan din si Zoe malaman kung nasan si tatay. Bait mo talaga, Doc Annalyn. Hindi kagaya ni Harry. Ano? Na... Ano? Tuloy mo. Ako kasi, may puso. Hindi tulad mo, ang tagal-tagal mo ng in-offer, hindi tinatanggap. Ayan, mabulok. Anong bulok? Eh ako naman nauna sa pila eh. Nauna ka lang sa pila. Pero ang tanong, sino mas gusto ni Annalyn? Ako. Ako, rinding-rindin na ako sa inyong dalawa. Tingnan mo, umuwi na si Doktora Annalyn. Ay, teka lang, di pa ako nag-uwi. Hey! Let her rest. Good night. Alam mo, Dok, nakakahalata na ako sa'yo eh. May gusto ko kay Annalyn, no? Oo nga, no. Sumama pa nga siya sa photoshoot kahit di siya invited eh. Pinipicturan niya pa nga si Annalyn eh. Ano? Oo! Habang pinipicturan mo, pinipicturan niya, tas zino-zoom in niya pa nga yung mukha yung pinagmamasdan niya eh. Come to think of it, he even volunteered to drop her home. Sumama pa nga sa lugawan eh, kahit hindi naman iniimbita. May gusto kay Annalyn, no? Wait. What? Guys, idol niyo ba si Ma'am Moira sa kapraningan? Gusto ko lang bumawi kay Doktora Annalyn. Sa lahat ng mga nagawa ko sa kanya, walang ibig sabihin yun. Okay? Wait. Are you sure? You know what? You can believe whatever you wanna believe. Pero yun yung totoo. So exclude me in this narrative. Good night. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala dyan eh. Hindi mo papatalo dyan. Abi, lalo na ako. O, teka lang, Dok. Di pa tayo tapos. Yeah, 2 inches deep. At mas mabubuhay niya? Pag hindi pa siya na buhay in 30 pumps, you do it again. Sigurado ako magugustuhan ni Carlos to. Lynette! Time with Lynette is running out. Nakita ko na itong nangyari kay Michael. And I know exactly how this will pan out. Pag hindi mo pinakuran si Lynette, aagawin at aagawin siya ng asawa ko. Carlos, nothing is indestructible. Kaya nga, kailangan mo ng pandikit. Para pag nasira ang isang bagay, hindi maghihiwalay. Walang tay, nung kumakain po tayo ng breakfast,
Sobrang saya ko. Pero naisip ko pa, huwag na po natin pilitin. Kasi, Tay, kasal ka po. Kasi nanay mo sa'yo na po siya kay Doc Carlos. Kaya please, Tay, huwag ka na pong gumawa ng kahit ano na makakagulo po sa puso at isipan ni nanay. Si Moira para sa'yo. Ibig sabihin mo, mahal na mahal kita. Ikaw ba nila? Minahal mo ba ako? Hello. Good evening. Good evening. Hari! Dad? Anong ginagawa mo dito? Katapos lang ng shoot namin. Naisip ko nga na baka pwede na lang ako sa'yo sumabay pa. Oo naman, sige. May kawal lang sa opisina. Sige. Dad, gusto ko lang pala magpasalamat for letting me do the exhibit. And sa lahat ng tulong na binigay mo sa akin. Anything for you, anak. Salamat. Pero meron akong gustong hingin pambor sa'yo. And it involves your exhibit. Harry, bakit puro mga pictures ko yung nandito? Dahil itong kwarto na ito, alaman ng puso ko. Lynette, mahal na mahal kita. At ikaw ang gustong kasama habang nabubuhay ako. Habang nabubuhay tayo. Will you marry me? Magandang maidudulot yung pagtatago mo ng katotohanan sa mga tao sa buhay mo. Lalo kang mahihirapan, lalong lalaki yung problema mo kapag nabisto ka nila. Believe me. Ayoko lang magulo ang buhay naming lahat kung hindi mo sasabihin yung katotohanan. Ako ang magsasabi. What are you doing here? Pag wala na akong natanggap, sasabihin ko sa asawa mo lahat ng nalalaman ko. Doc, gusto ko maging ready ka. Ready, son? Dahil malapit mo nang malaman yung... Malaman yung...